عذاب حادا وما كنا نحفظ لما أن حبان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بأحسن إلى يوم الدين أما بعد muli po ay binabati na naman po natin ang ating mga kapatiran, mga kamusliman ng isang napakagandang pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyinawa ang kapayapaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang habag at pagpapala. At ganun din po sa ating mga kababayan, patuloy pong sinasaliksik ang aral ng pananampalatayang Islam. Ay magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Naway, patnubayan po kayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa madumi at ligtas na patnubayan. Muli po ay naririto na naman po tayo muli sa kapahintulutan na naman po ng dakilang tagapagliha na si Allah subhanahu wa ta'ala upang magsama-sama na naman po tayo sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag na napapakinggan po tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon dito lamang po sa 792 GBAM. At para po sa mga nagnanais na kami ay makita ng aktual at mapakinggan po ng aktual ay maaari po kayong tumuo sa inyong mga internet at tuktukin nyo lamang po doon ang www.ustream.tv/channel/dbm. Ulit po, www.ustream.tv/channel/dbm. At para po sa mga nagnanais na makita po at mapakinggan ang mga programa nating nakaraan po sa ating programang Islam ang Liwanag ay maaari po kayong pumunta sa inyong internet sa YouTube at tuktukin niyo po doon ang salibiray at makikita niyo po lahat ang mga nakaraan po nating programa upang masubaybayan po ninyo at makapag-aral po tayo. Muli po ay naririto na naman po tayo kasama po ang inyong kapatid sa pananampalataya na nanggang nagpamalasakit po sa ating mga kapatiran sa pananampalataya Islam at mapagkatiwalaan. Ito po ang inyong lingkod, Imam Salibira. Sa mga nanais pong magtanong sa ating mga pinapaksa at mga nakaraang paksa at mga anumang pong niyais ninyo itanong ay maaari po kayong magtanong at sasagutin po natin ito sa abot po ng ating makakaya sa pamamagitan na kung hindi po natin masagot dito ay mamaya po pagkatapos ng programa o sa susunod po ay maaaring isingit po natin yan. Text lang po kayo sa 0949-741-3928. Ulit ko po, 0949-741-3928. Ang programa po ito ay isang kagandahang loob po namula ito sa ating kapatid sa pananampalataya nandyan po sa bansang UK. Naway pagpalaid po siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang siya sa kanyang mga pagpapala at habang Allah subhanahu wa ta'ala at naway dagdagan pa ang kabutihan niya dito sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Hatilin po sa kanyang kabilang buhay. Amirabulahan. Sige po at tayo po ay tumako po sa ating susunod na paksa. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Napakahalaga po ng paksa natin sa araw na ito, mga kapatid ko sa pananampalataya at ganun din po sa aming mga kababayan. Alam niyo po ba, sa pananampalataya ng Islam ay hindi kami nagdarasal nang wala pong paglilinis o pagdapadalisay sa aming mga sarili. Hindi po. Sa pananampalataya ng Islam po, ang kalinisan ay kalahati po ng pananampalataya. Ang paksa po natin sa araw na ito ay patungkol po sa tahara,
po ang ating bansa. Pahara. Ano po ba ang ibig sabihin ng pahara? Ang pahara po ay mula sa agham wika o tinatawag na linguistic. Ito po ay nangangahulugang pagpapadalisay. Pagpapadalisay o paglilinis. At hinggit naman po ito sa kahulugan ng legal o batas, ay nangangahulugan naman po itong ang pahara ay isang paglayo, pagpapalayo sa isang malaki at maliit na pang-espirituwal na karunihan upang hadlangan tayo sa paggawa ng ating mga pagdarasal. Yan po ang isang kahulugan. Yung pamang hadla ayon po bang malaking karumihan at maliit, yung maliit po rito yung tinutukoy kapag tayo ay nawawalang bisa ang ating mga luto o tayo, at ang malaking karumihan yung po bang tayo ay halimbawa ng tulo. Yan. So sa pamamagitan ng paglilinis natin ng tubig ay inilalayo tayo nito upang hadlangan tayo ay hindi magawa ang pagdasal. At ang isa pang kahulugan ng tahara ay yung pong pagpapadalisay sa pamamagitan din ng ating mga dumi sa ating katawan at mga balat at ating mga pinagdarasalan at iba pang bahay. Yan. Yan po ang kahulugan ng tahara. Sa pananampalatayang Islam, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang susi po ng ating mga pagdarasal ay ang pagpapadalisay. Mibtahus salatit tuhur, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang susi ng sala ay ang pagpapadalisay. Pagpapadalisay. Mayroon pong katanungan dito. Sisingit po natin ito. Wala po ito sa 0933-9966-544. Ang tanong niya ay, ano po ba ang ibig sabihin ng Quran? Wala itong salam, hindi ko alam kung Muslim o hindi. Pero, ibibigay na lang po natin ang ating website sa YouTube. Click nyo lang po sa library, nandun po, masigit nyo po, mauunawahan po ang Quran at marami pong detalye doon hinggil sa bagay sa pagpapaliwanag natin sa banal na Quran. Pumunta na lamang po kayo sa inyong internet at kung dumako kayo sa YouTube at i-click nyo lang doon po ang sa library. Marami po doon na mapapakinggan nyo at mapapanood nyo ng aktual kung ano ang Quran, anong ibig sabihin ng Quran, paano nabuo ang Quran, lahat po, bakit may abrogated, marami po. Punta lang po kayo sa YouTube. Alhamdulillah. Pagpalain po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo hindi man Muslim, sa matulid na patnubay at ligtas na patnubay. Kung kayo naman po ay Muslim, ay alhamdulillah. Pagpalain lang po sa subhanahu wa ta'ala. Sige po, at ituloy natin ang ating paksa. So, naibigay natin ang ibig sabihin ng kahulugan ng tahara. Ang tahara, in linguistic, ito po ay pagpapadalisay sa legal. Ito po ay paghadlang o paglalayo niya sa atin mula sa malaking karumihan at maliit na pang-espiritual na karumihan upang hadlangan tayo sa ating pagdarasal. At isa pa ay paglilinis sa ating katawan sa mga maruming bagay na kumapit sa atin at mga balat at ganun din sa mga lugar, lalo na sa mga pinagdarasalan natin. Okay? Ang susi ng susi ko ng sala ay ang pagpapadalisan. Minta ko sala dito. Lato ko balo, sala tumigay dito ko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sala ay hindi tatanggapin kung walang tuhur o pagpapadalisay. Ho? So, bago po natin umpisahan kung ano ang ginagamit natin pagpapadalisay, ay nais ko pong maibahagi sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang pagpapadalisay natin sa ating mga sarili ay mayroon itong dalawang bagay o dalawang uri. At higit po ito ay ang pagpapadalisay sa ating mga panloob, espiritual na pampanloob. Yaon po bang mga kasalanan itinutuldok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga puso kapag tayo gumagawang kasalanan, ito po ay higit na kailangan nating mapadalisay, lalo na kung ito ay major sin, malaking kasalanan.
Sapagkat po, higit po itong kinakailangan nating mapalinis kaysa sa paghuhugas natin ng tubig sa ating panlabas, ay higit pong kailangan nating linisin ang ating panloob. Ang pagpapadalisay po sa panloob sa ating mga nagagawang kasalanan upang malinis ito ay hindi po tubig. Ang panlinis nito mga kapatid po sa pananampalataya ay matapat na tauba. Ang ibig sabihin ng matapat na tauba, taubatan na suha. Chapter 66 verse 8, makikita niyo po dyan, ang pagtatawa ay kailangan po matapat. Dahil hindi sa sapat ang sabihin natin, astagfirullah, nang hindi natin batid ang kondisyon nito. Hindi tatalab kapag hindi natin naiintindihan ang kondisyon ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala upang malinis natin ang mali sa ating mga nagawa. Sa panloob natin, itinutundok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga puso, mga mansya. So, ibig sabihin po kapag ikaw ay nagkasala, tanggapin mo po ito na ikaw ay nagkamali at huwag mo nang uulitin, magkaroon ka ng determinasyon sa iyong puso, huwag mong banggitin, na ito ay hindi mo nauulitin at kapag naaalala mo ito nagagawa mo muli, nagtawa ka, naaalala mo palang ang nagagawa mong itong mali ay nagagalit ka sa iyong sarili. Ito ay tanda ng pagsisisi na matapat. Sa ganito, ito'y paglilinis sa loob ng ating mga nagagawang kasalanan. Pang-spiritual, panloob ng mga kasalanan. At ang pangalawang paglilinis ay ang panlabas. Ang panlabas na paglilinis, ito po ay may dalawang bahagi, may dalawang hati. Paglilinis mula sa taharatul hadat at taharatul khabat. Ang taharatul hadat, ito po yung kapag nabibreak ang ating mga wudu or kaya nabibreak ang ating gusul, ay kailangan natin umulit bago tayo magsagawa ng dasal. Ito po ay taharatul hadat. Ang taharatul khabat naman po ay anuman ang najis na nakakapit sa ating bala, najis po yung maruming bagay, o sa ating mga kasuotan o sa ating mga pinagdadasalan, ay kailangan tanggalin muna po natin ito bago tayo magsagawa ng pagdasal. Yan po ang mga pagpapadalisay sa panlabas, may dalawang hati. Sige po, at tayo po ay dumako sa mga gagamitin nating tubig. Malaki po itong benefits, lalo na sa mga bagong tubig. Hindi po basta-basta gumagamit ng tubig sa pananampalataya. Napakahalaga sa atin ang makapag-aral tayo mga kapatid sa pananampalataya sapagkat ang taong Muslim na walang knowledge sa Islam ay tunay na siya ay mahihirapan sa mga sitwasyon na kanyang kakaharapin. Ngunit kung tayo ay nag-aaral sa Islam at marami tayong matututunan, ay tunay po doon yung mararamdaman ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Islam talaga po ay napakagaan na reliyon. Ngunit kapag wala kang knowledge, minsan maiisip mo, ito ay parang napakabigat. Ngunit kung may knowledge ka, lahat ng mga sitwasyon ay mayroong solusyon, lahat mayroong kang magagawang paraan at tunay na mararamdaman po na ang Islam ay napakatamis at napakagaan na reliyon. So sa araw na ito ay dadakuhin natin ang tubig na ginagamit natin bilang pagpapadalisay bago tayo magsagawa ng pagdasal. Para po sa ating kaalaman, ito po ay nahahati sa apat na bagay. Unang tubig, yaong pong dalisay na tubig na tinatawag na mutlak water. No? O yung pangalawa po, yaong tinatawag na pinaggamitan ng tao. Ibig sabihin, pinaggamitan niya, tirang tubig. Ang pangatlo ay yaong tubig na nahaluan po siya ng elemento na hindi naman najis. At ang pangapat ay tubig na nahaluan siya ng maruming bagay. Yan po ang apat na hati ng tubig na ating pag-aaralan, insyaAllah sa araw na ito kung matatapos po natin. InsyaAllah kung hindi natin matapos, ipagpatuloy natin sa part 2 ito. Sapagkat po tiyak na insyaAllah, magkakaroon po ito ng part 2 sapagkat napakahalaga pong ipaalam din namin sa inyo, insyaAllah, na ang mga bagay na najis. Diba? Sapagkat kasama niya po ito. Kailangan maintindihan natin kung ano ang mga najis sa pananampalataya Islam upang linisin natin ng tubig. Ang una pong tubig na maaaring gamitin natin sa ating pagsasala ay ang tinatawag na mutlak. Ito yung dalisay na tubig. Ibig sabihin ay hindi siya naaaluhan ng anumang bagay, siya ay nanatili doon sa kanyang kadalisayan. Tulad halimbawa, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Furqan,
verse 48 na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng dalisay na tubig mula sa langit o mula sa kalamakan. Ang pinakamalinis pong tubig sa lahat ng bagay ay hindi po ang Zamzam water. Ito po ang ulan. Ang pinakadalisay sa lahat ng tubig ay ang ulan. Yan po ay maaari natin ipangwudu. O, maaari natin yan ipangwudu. Ang ulan, buha ka ng timba, isahod mo doon sa labas kung malakas ang ulan, alhamdulillah. Kung ikaw ay junub, lumabas ka doon, tiyakin mo lang mabasa ang lahat ng iyong katawan at mga singit, loob ng bibig, ikaw ay makagagawa rin ng pag-uusol. Yan po ay maaari natin gamitin ang ulan. Pangalawa po na maaari natin gamitin mutlak water o dalisay na tubig ay yaong pong hail. Yaong po bang ulan ng yelo? O kaya mismo snow o yelo? Ito po ay dalisay din para sa atin. Kaya kapatid, baga wala kang tubig, mayroon nagtitindang yelo sa katabing bahay mo kapatid. Huwag kang magtayamong kapatid. Mayroon paraan para makapagbudo ka kapatid. Bili ka ng yelo kapatid, masagin mo ito. Maraming paraan para ikaw ay makagawa ng budo siya. Okay? Kaya pwede rin ang yelo sapagkat yan ay dalisay nung gawin nila. Okay? Baka sabihin mo, may sabon. Brother, lasang sabon. Mamaya, malaman mo kung pwede may lasang sabon na yan. Okay? So, pwede rin natin ipanglinis ang mga tubig sa bukal, sa mga batis, sa mga may mga poles, sa mga balon. Mga balon. Pwede rin natin ipanglinis ang tubig dyan. At ganun din mga kapatid ko sa mananampalataya ay ang Zamzam water. Yan. Sapagkat minsan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ni Ali radhiyallahu anhu ay humingit siya ng tubig sa isang lalagyan ng Zamzam water at uminom siya rito. Pagkatapos niyang uminom ay nag-ablusyon siya sa kanyang natirang tubig. Ito ay mula kay Imam Ahmad rahimahullah. Ibig sabihin ay pwede rin natin gamitin pangudo o panggusol ang Zamzam water. Ibigay po natin konti. Baka mabitin po tayo. Opo, sa mga nasusulat po ay kunin po ninyo yung mga importanteng bagay na ating sinasabi at isulat nyo. Ganon din po ay yaong tubig na nanatili sa isang lugar na kung saan medyo sa matagal na panahon ay nag-iba ang kanyang kulay. Ito po ay walang problema. Kahit na mayroong hadith na kung saan kapag ang tubig nag-iba ang kulay na sa kamoy ay hindi na po pwede. Mamaya nakuha natin yan upang higit natin maunawahan yan. So kung wala namang gumagalaw sa tubig na ito, dahil sa tagal ng panahon, doon naroon siya, ay nag-iba ang kanyang kulay, ay wala po itong problema. Ito po ay malinis pa rin. At lahat po, halos ng ating mga majority scholars ay sumasang-ayon na ito ay mutlak. Ito po ay nalisay na tubig. Ganon din po ay ang tubig dagat. Ito pong tubig dagat na ito ay napakadalisay din po. Pwede rin po natin gawin itong pangwudu at panggusol. Sapagkat po, minsan, isinalaysay ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Alam niyo po ba si Abu Huraira? Si Abu Huraira bilang karagdagan po ay totoong alam ng mga Muslim na walang matagal na kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maliban kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yan. Bago pa lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama na si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngunit, pagdating sa mga hadis, kahit na apat na taon niya lamang nakasama ni Abu Huraira ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi nadami ang hadith ni Abu Bakar kay Abu Huraira. Bakit? Sapagkat nakarekta sila noon sa ang mga kasama ni Abu Bakar sa subo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin silang natay, halos alam nila ang hadith. Kaya hindi na kailangan pang ituro sa isa at isa ang mga hadith na ito, silang lahat ay nakakaalam. Ngunit pagdating kay Abu Huraira, maraming hadith na hindi nila alam. Na alam ito ng ni Abu Huraira bago mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang hadis, ang kanyang nalikom ay walang katotohanan, ang daan-daang libong na ipin niya. Ang katotohanan ay 5,374 lamang po ang nalikom na hadith ni Abu Huraira. Siya ang taong pinakamaraming hadis sa mga kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag siyang memory of Islam. At siya po ay namatay at inilibing po sa Al-Madinah, Al-Baqi. Okay. So, isinalaysay ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, minsan tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah,
Kami po ay mayroong unggalang tubig na sapat upang inumin namin ito, Rasulullah. Kung ito po ay inumin namin, Rasulullah, ay mauuhaw po kami kung ipagbubudo namin ito. Wala kaming maiinom, mauuhaw kami. Ya Rasulullah, pwede po ba namin gamitin ang dagat bilang pang-ablusyon? Ang sinagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang tugon ay mayroon pang karagdagan. Ang sinabi niya ay, ang tubig dagat ay dalisay at ang lahat ng mga animales nito ay patay man o buhay ay halal. Ibig sabihin ay dinagdagan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagang kaalaman ay hindi niya lamang sinabi na ang dagat ay dalisay. Kundi sinabi niya rin na ang lahat ng nananakanan dito ay hindi mo na kailangan katayin, kapatid. Mamatay ba nito o hindi, ay maaari natin itong kanil. Maliban, sinabi ng ating mga ulama na ang mga animales ay may dalawang lalagyan. Isa sa kalupaan, isa sa tubig. Ibig sabihin may nabubuhay sa lupa na hindi maaaring mabuhay sa tubig. Mayroon nabubuhay sa tubig na hindi maaaring mabuhay sa lupa. Kapag mayroon sa dagat o sa tubig na nabubuhay siya sa lupa, ayon kay Imam Abu Hanifa, ito ay haram. Ibig sabihin na ibibilang siya sa, pwedeng ibilang sa animales na kalupaan. Kaya ayon kay Abu Hanifa rahimullah, ang alimamo ay haram. Yan. Dahil ang kahalin tulad ng alimamo, kapag kinakay mo ito ay walang dugo. Katulad ito ng mga bubuyo. Walang dugo. Ang mga dugo nila ay parang mantika na kulay. Kung iluluto natin ito ay kulay itong lumot. At kung tatanggalin mo ang talamak niya ay ganun din. So sabi niya, haram ang alimamo. Ngunit, ang alimamo ba ay nabubuhay sa kalupaan kung mawawala ang tubig? Ayon kay Imam Shafi, rahimullah, ang alimamo ay halal. Sapagkat sa kanyang kaalaman, kung tatanggalin mo ang tubig, ang mga isda ilalayo mo sa alimamo, ay mamamatay siya sapagkat ang pagkain niya ay nasa tubig. Yan po. Haram kay Abu Hanifa dahil ang kanyang pagkaalam, ang alimamo ay maaaring makasurvive sa kalupaan. So, kapag ito ay nakakasurvive, ito ay kahalintulad ng mga animal sa kalupaan. Ngunit kay Imam Shafi, rahimullah, hindi ito makakasurvive sapagkat ang pagkain niya ay nasa tubig, kaya considerable pa rin siyang animales o marine siya ng tubig. Yan. Po? Okay. So, ibig sabihin naman, kung ang kambing po ay mamatay sa tubig, siya ay nalulog doon, namatay siya, abay hindi po ito halal. Sapagkat ang kambing ay nabubuhay po ito sa kalupaan at hindi sa tubig. Hindi lahat po ng patay sa tubig ay magiging halal. Tulad ng kambing, baka nahulog po yan, ay nalulog na matay, ay hindi po halal ito. Bakit? Sapagkat po ang kambing ay nabubuhay sa kalupaan. At bakit ito haram? Sapagkat po hindi kinakain ang kambing o sa ating pinapayagan ng kainin ang mga patay na hayop. Yan po. So, ang tubig dagat po ay malinis na pagpapadalisay. Maari po itong pagpapadalisay, maari itong gamitin pang gusul hanggat natitiyak natin na walang dumi o babaho o ibang kulay doon sa ating pinagamitan na tubig dagat. Tubig na malawak, tubig ilo. Po? Okay. Diba po tayo sa pangalawang tubig? Ito po ay ang patungkol sa natirang tubig. Tira pong tubig. Halimbawa, nagbudo ka. Mayroon kasing mga kamusliman, kapag nagbudo ka, pagkatapos sabi niya, brother, hanggang tatlo lang sa laman ng timbang yan. Ha? Kapag tatlo, tama na apat, marumi na yan. 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 Marumi na raw ito, natitira. Natirang tubig na pinagbuduhan o pinagbuso ng isang muslim, babae man o lalaki. Ito po ay malinis pa rin. Kahit na ito'y pinanggamitan ng panggusol, o ito'y pinanggalingan ng pagbudo, o pinag-inuman o anumang bagay hanggat walang naihamang marumi rito na najis ng ibang kulay na sa at amoy ay wala pong problema sa tubig nito. Bakit? Sabagkat ang Muslim na mananampalataya o isang tao ay hindi po ito nagiging marumi. Po? Tunghayan natin ang kasaysayan kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nang makita kami ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iskinita ng Al-Madina habang ako ay junub. Yung junod po na sa malaking karumihan, si Abu Hurairah. Po, maaaring wet dream, maaaring ipagtali siya sa kanyang asawa. So dito ay lumihis si Abu Hurairah upang humuwi.
at nagsagawa ng husul. At nang makita sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo sa kanya, "O Abu Huraira, saan ka dalhin?" Si Abu Huraira ay sumagot, sabi niya, "Ako ay junub, sugo ng Allah, at ayaw kong maupo sa ganitong kalagayan na kasama ka." Ang gusto niya, ayaw kong maupo, maliban ako ay makapagsagawa ng husul. Anong sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Luwalhati sa Allah, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, kailanman ang mga mananampalataya ay hindi nagiging najis. So ibig sabihin ay ang mga Muslim ay hindi nagiging marumi. Kapag ginagamit nila ang tubig, hindi sila nagiging marumi. Tunghaya natin ang sinabi ni Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Minsan sabi niya, may sakit ako, dinalaw ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang siya ay nasasalita ay hindi ko masyadong nauunawanan dahil sa aking nararamdaman. Dito nagsagawa ng wudu ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang natirang pinagwuduhan, ibig sabihin, nag-uwudu tayo, inahawakan natin niya sa ating paa ang tubig na yan, ibinuhos niya sa akin ang kanyang natirang tubig. See? Ibig sabihin ay hindi naging marubi ang tubig na ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. At ganun din, mga kapatid ko sa pananampalataya, magamat ang mga mananampalataya ay hindi naging marumi, sa ganito ang kanilang pinaggamitan bilang pagpapadalisay o tira ay hindi ito nagiging marumi. O anumang bagay ang kanilang hawakan kahit na sila ay junub, ay hindi ito nagiging marumi. Ayon ito ay ibang mundiyo na sinabi niya na inilathala na nito ni Ali, Ibn Ammar, Abu Umama, Ata, Al-Hasan, Makhul, Al-Makhay, na kapag sila ay nabuwudo, ang mga labis na tubig sa kanilang mga pinaghahaplos sa kanilang buho ay kanilang ipinapahid pa sa ibang mga balpas nila. Hindi nagiging marumi ito. So, kailanman, hindi totoo na ang isang Muslim na kapag siya ay nagwudu hanggang tatlo lamang marumi na yun, hindi po ito totoo. Ito po ay hindi totoo. Bakit sinasabi nila ito? Bakit anila? Bakit ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kalalakihan na gamitin nila ang tira na tubig ng kanilang mga asawa? See? Kung hindi nagiging marumi ang tubig, bakit ipinagbawal nito? Sa Tirmidhi, meron yan. Kapatid ko sa pananampalataya, hindi porket nagbabawal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat haram. Mayroon minsan nagbabawal siya na ito ay makro. Minsan ay mayroong knowledge. Yan. Kapag ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ay hindi haram na gamitin natin ang tirang tubig ng isang asawa, lalaki man babae. Bakit? Tunghayan natin ang kasaysayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na italaki Imam Muslim, rahimullah. No? Sahih Muslim. Di ba doon ang pinaggamitan ni Maymuna, ang kanyang asawa, na pinagkusulan pa ay ginamit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? At alam ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinabi ni Maymuna, "Rasulullah, yan ay tira ko at ako ay nasa kalagayang junub, ginamit kaya." Anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mananampalataya ay hindi nagiging marumi. Ginamit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sanungat ito sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kanina na ipinagbabawal niya ang mga kalalakihan na gamitin ang tirang tubig ng mga asawa nilang mga babae. Ibig bang sabihin ito ay sinumay ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dito sabi ng mga scholars, makro. No. Mas malapit dito na ito ay knowledge. Bakit ibinabawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga taong ito na nagpapahuli sa kanilang mga asawa? Ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsabay silang magsagawa ng wudu o kaya gusul. Anong knowledge dito? Anong wisdom? Upang sa ganun, kapatid, ay maipakita natin sa bawat isa na sa ating mag-asawa na may padama natin na mapasimul lalo ang pagkakalugod sa bawat isa.
Maparandam natin sa isa't isa na tayo ay hindi namumuhi sa bawat isa. Maparandam natin sa bawat isa ang tunay na pagmamahalan. Ito ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangyari sa mga kamusliman na kung saan kung maaari masabay silang magusul o magbudo. Dahil mayroon benefits na malaki rito upang mapasibol, lalo mahigpit ang pagmamahalan ng mga kasama. Yan ang sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ipinagbabawal ito na haram. Ang gusto niya mangyari ay ganun. Sapagkat mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya na gamitin niya ang mga tirang tubig kahit na ito'y galing sa usul mula sa kanyang asawa sa kasaysayan ni Madbuna, right? Padayon na. Ha? So, hindi nagiging marumi ang isang tao, Muslim na babae o ito man ay lalaki. Kahit hindi mananampalataya, inshallah, darating tayo dyan sa susunod na linggo, inshallah. Okay? Iyan ang pangalawang tubig. Tirang tubig, pinaggamitan na tubig, babae man o lalaki. Walang problema, kapatid. Gamitin mo. Ito ay maaari at dalisay na tubig. Pangatlong tubig na maaari natin gamit. Ito yung tubig na kung saan nahaluan siya ng isang bagay na hindi naman ito marumi. Yan. Anong sinabi ko malina? Baka bumili ka ng yelo, may lasang sabon. Sabi ng hadis, kapag ang tubig nagkaroon ng ibang lasa, amoy at kulay, ito ay hindi na pwede. Ngunit kung ang nalagay ay sabon, ito ba ay marumi? Bulaklak, saffron, anumang bagay na ilalagay sa ating pinagbubuduhan sa, o kaya sa ating tubig na mutlak na walang nahahaluan itong tubig, malinis na dalisay at nahaluan siya ng hindi maruming bagay, ibig bang sabihin ay nagkaroon siya ng kulay o kaya lasa, ay hindi na ito pwede? Eh, hindi dyan ang hadith na ito, kapatid. Kung sa pananampalataya, hindi dyan ang hadith na yan. Ano man ang tubig ang nailalagay sa tubig na dalisay na hindi ito marumi, ito ay mananatili pa rin dalisay na tubig. Nakita mo, kapatid? Mahilis pa rin yan. Sapagkat sinabi ni Sa'id al-Khudri, radayuan, na sinabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ang tubig ay dalisay at walang magpaparumi sa tubig. Walang magpapakaparumi sa kanya. Ibig sabihin ay ang tubig ay dalisay at walang magpaparumi rito, maliban lamang kung ito ay najis. Inshallah, mamaya susunod na natin yan. Maliban kung najis ang nailagay. Ngunit kung hindi ito najis, hindi maruming bagay na hulog ang sabon sa iyong timba, sa iyong tabo, tanggalin mo sabon, naglasang sabon ang iyong tubig, alhamdulillah. Gamitin mo, kapatid, ang pangudong yan. Walang problema yan. Magagamit mo yan. Ito man ay mayroong kulay, lasa at amoy. Ano man ang lalaglag na alam mong ito ay hindi marumi, alhamdulillah. Gamitin mo, kapatid. Gamitin mo. Okay? Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang mamatay ang kanyang anak ni Sa'inab radhiyallahu anha, ipinag-utos niya, ha, na ugasan siyang magkatlo hanggang lima. Kung hindi pa ito sapat, ay gamitin siya ng dahon ang tubig, samahan ng dahon ang tubig, at sa panghuli ay bigyan ng kampur ang kanyang tubig. Ang kampur ay manglalasa ang tubig, mangangalaw. Ganon din ang dahon, mangangalawang ang tubig. Ngunit tandaan natin, ang tubig na ginagamit bilang panggusol sa mga patay ay katulad din sa ating mga buhay sapagkat wala tayong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang natin, si kapatid, ay namaalam na at wala ng kaluluwa na nakahiwalay sa kanya at tayo ay narito pa ang mga kaluluwa natin ay nakadugtong pa sa atin. Ngunit pagdating sa paglilinis ay walang pinagkaiba. Ang malinis sa kanila ay malinis sa atin. Ang marumi sa kanila ay marumi din sa atin. Ngunit ayon sa mga scholars natin, ay mayroong tahir. Yung tinukoy natin kanina ay mga tuhur. Ang tahir ay sinasabi nila itong hindi mo na matanggap ang tubig. Bagamat ang katotohanan ay malakas ang pasya na ang tubig ay mayroon lamang dalawang anyo, itong tubig na ito isang marumi, isang malinis. Ngunit likas sa tao na tayo ay natural lamang mayroon tayong minsan hindi natin matanggap na ito ay tubig pa. Sa ganito ay nagkaroon ng pangatlong bahagi ang tubig na tahir. Ibig sabihin ng tahir, yung bang tubig na maaari mong gawin o panglinis, magamit, panglinis, pangpunas, ngunit hindi mo matatanggap na ito'y ipangwudo mo. Halimbawa,
Ang isang soft drinks, ay pwede mo ba itong panghugas ng kamay? Walang tao na magsasabing hindi, maaaring itong hindi panghugas. Pwede. Kung halang may marumi ka, o kaya dumidikit sa iyong kamay tulad ng kalamay, pwede kung walang tubig. Eh kung sabihin sa iyo na ikaw ay magwudo sa soft drinks, matatanggap mo bang ipangwudo ang soft drinks? Of course, hindi mo matatanggap yan. Ito ang sinasabing tahir, na hindi mo siya matanggap bilang tubig na gamitin mong pangpapadalisay bago ka magsala. Of course, hindi. Matamis yan. Langgamig ka dyan. Hindi mo siya matanggap. Ngunit kung panglilinis mo lang ng kakaunti sa iyong mga bagay na dapat linisin, ay wala. Itong problema lalong kailangan at walang tubig. Hindi po ba? Okay. So, kapatid ko sa pananampalataya, anuman ang nahahaluan ng tubig na hindi marumi tulad ng juice, nagkaroon ng konting juice ang iyong tubig, ngunit ko konting-konti lang nag iba ang kulay, alhamdulillah. Walang problema ka. Eh kung papaano ang juice na nailagay doon ay talagang juice na ang tubig, alhamdulillah, malinis pa rin siya, ngunit katotohanan hindi natin matanggap upang ipanglinis sa ating karapan. So, ibig sabihin po, kapatid ko sa pananampalataya ay, ang pangatlong bahagi ng tubig ay, anuman ang naihalo mula sa dalisay na tubig o mudslock water, nahaluan siya ng bagay na kaiba ng nagkaroon ng ibang kulay na sa kamoy, ang nahalo naman dito ay hindi naman ito marumi, ang tubig na ito, kapatid, hanggang matatanggap mo na ito ay tubig ay sa iyong kalikasan, pandama, ito ay maaaring mong gamitin pangwudu at panggusto. Iba man ang kulay, iba man ang lasa, at iba man ang amoy. Alhamdulillah. At dumako tayo sa pang-apat, kapatid ko sa pananampalataya, at tumaya natin ang sinasabi nating hadis na ina. Yaong hadis na ito ay mula kay Abu Umama, radayuhan, yaong innal ma tahur la najisu shay'in. Illa ano? Maliban sa, ang tubig ay tuhur, sabi niya, hindi nagiging marumi, maliban sa, ito ay nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng kulay, at nagkaroon ito ng amoy. Yan. Ang tinutukoy po rito, bagamat ang hadits na ito ay mahina, ito ay daif. Ngunit, pinagkaisahan ito ng ating mga sahaba, ito ay ijma. Ibig sabihin, isa rin sa ating pinagkukunan ng source ang ijma sa pamamagitan ng kanilang mga kiyas o istiyada. Alam natin na mas marunong sa atin ang mga kasamahan ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa ganito ay tinanggap nila ito, ang hadis na ito na ay tama. At marami silang dalil na ginamit upang ito ay mapatumpak. Bagamat ang hadis ay mahina. So mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ay ayon kay Nawawi, Al-Mundhir, at ibang mulakhin na ito ay consensus. Ito ay ijma. Okay? So ito ang tinutukoy nating pang-apat. Ang tubig na tinutukoy dito nagkaroon ng ibang lasa, ibang amoy, at ibang kulay ay tubig na marumi na halo sa ating mga tubig na dalisay. Tubig na nahalo sa marinis natin tubig ang isang maruming bagay. Sa ganito kapatid, ito ay nahati sa dalawa. Nahati sa dalawa. Okay, makinig ka kapatid. Ang unang tubig na nahalo ang marumi sa tubig na dalisay natin, halimbawa, mayroong kang tubig na isang timba. Yan. At doon ay mayroong umihi at natalimsikan ito ng ihi ng isang kapatak o dalawang kapatak ang yung timbang mayroong tubig na malinis. Tumalbog sa sahig. Ang ihi, yun, tumilapon, pumunta sa iyong tubig, nakita mo. Yan. Nahaluan siya ng najis. Sa Islam, ang ihi ang siyang pinakamarumi sa bahagi ng katawan ng tao. Either na sa dumi natin, pinakamarumi ang ihi. Ang dumi, sa tinagal-tagal nito, mawawala ang amoy, mawawala ang baho, mawawala ang najis. Ngunit ang hihi, hanggat hindi ito nalilinisan ng tubig, makakaasa ka kapatid, habang tumatagal bumabaho lang yan. Sapagkat walang pinakamarumi sa bahagi ng katawan ng tao, maliban ang hihi. Kaya ito ay najis. Nahalo siya ngayon, tumalbog siya sa asahin. Nahalo siya sa iyong tubig sa timba. Nakita mo! Ngayon, ano ang unang pasya? Ito ang unang pasya.
Kapag ang tubig na ito ay hindi nagkaroon ng lasa, hindi siya nagkaroon ng amoy o kaya naman kulay, ang tubig na ito ay considerably malinis na tubig. Walang masama kung ito ay pag-uunog, walang masama kung ito ay ipanggusol, walang masama kung ito ay iinumin mo, ngunit mas maganda ang rekomenda ka sa doktor kung hindi ito makakasira ang iyong katapahan. Yan ang mas maganda. Ngunit, katotohanan, hindi ito naging mabing. Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang tubig ay dalisay at walang magpaparumi dito. Ibig sabihin, maliban kung ito ay nagkaroon ng kulay, mula sa isang bagay na nahalo dito na marumi at amoy at lasa. Ibig sabihin, halimbawa kapatid, umihi ka. Okay? Umihi ka sa dagat. Ibig mo sabihin, ang dagat kaya mong marumihan sa iyong ihi. Abay, kahit lahat ng tao sa mundong ito ay umihi na sabay-sabay sa dagat, ay hindi niya marumihan ang dagat. Ibig sabihin, hindi niya kaya sirain ang kanyang orihinal na pagkatubig. So, ganun lang yung kapatid. Ngunit kung mayroon kahit dagat pa ito, sa pag-ihi mo, o ilog na malawak, o lawa, umihi ka doon sa pesto may kulay, o kaya may amoy doon sa pinag-ihihan mo, hindi pa ito napapatay ng tubig, hindi pa ito naahabos ng tubig, naaalon ng tubig ng dagat, abay, huwag kang kukuha dyan, kapatid. Sapagkat alam mo, mayroon najis dyan, mayroon kulay, hayaan mo munang patayin ito ng orihinal na tubig ng dagat o lawa o ano man yan. Kapag ito ay napatay niya ang kulay, lasa at amoy, balik sa dating orihinal ang tubig na ito. So, ibig sabihin, kapatid ko sa mananampalataya, kapag ang isang maruming bagay ay nalihalo sa ating ginagamit na tubig, ngunit hindi nagkaroon ng kulay, hindi nagkaroon ng amoy ang ating tubig na ginagamit at lasa, alhamdulillah. Ayun po, sa ijma at lahat, halos ng scholars, ay sang-ayon na ang tubig na ito ay hindi nasira ang kanyang pagka-orihinal na tubig. Ito ay malinis pa. Ang pangalawa po na bahagi nito ay iyong bang sinasabi natin kanina na kapag ang tubig ay marumi ang nahihalo at ito ay nagkaroon ng kulay o kaya naman nagkaroon ng amoy o lasa, ang tubig pong ito, kapatid, ay itapon na, reject na ito kahit panghugas ng anumang bagay ay marumi po ito. Hindi po ang tatlong ito ang kondisyon. Isa lamang po rito ang maihalo sa tubig na yan. Isa lamang resulta rito ang magkaroon siya lang ng amoy o kaya naman po ay lasa lamang o kaya naman po ay kulay lamang. Isa lamang po sa mga ito ang makita mo sa tubig na yan ay ang tubig po ito ay reject. Yan po. Reject po yan. Ang tubig na yan. Kaya nga sa Islam ay pinagbabawal pong umihi ang isang tao sa tubig na hindi umaagos, lalo na kung ito ay ginagamit ng mga tao. Ito po, sapagkat ang tubig na ito ay hindi umaagos, habang tayo ay umihihi sa tubig na ito ay sa umpisa maaaring hindi niya masiraan ito ng kulay, lasa at amoy. Ngunit kapag marami na kapatid, ito ay magiging marumi na, ang mga taong nakikinabang dito ay hindi na nila magagamit ang tubig na ito. Ngunit, ayon sa Sharia, kung ang tubig na ito ay walang tao na kagumagamit, malayo sa tao, walang tao dumadaan, walang masama kung umihi ka dyan, kapatid. Wala namang gumagawa na nakikilabaw sa tubig na yan. Ngunit kung hindi ka nakatitiyak na baka akala mo'y mayroong gumagamit, huwag kang umihi sapagkat ito'y pinagbabawal sa pananampalataya sa akin. E paano kung umihi maagos? So ito ay katotohanan ipinagbabawal din na humihi tayo sa maagos. Ngunit, walang masama dahil pinapatay ng tubig na ito ang ating mga ihi o maruming ihi na dumadapo dyan. Tulad ng swimming pool. Ang swimming pool ay walang masama kung tayo ay nakahihi dyan sapagkat ito ay nalilinis din ang tubig na ito. Pinapalitan ng tubig. Hindi katulad ng tubig na hindi umaagos, walang pumapalit dito kahit na umulan. Hindi magiging sapat upang tanggalin ang najis maliban naman kung umapaw ito at umagos. Yan kapatid.
Nakita mo kapatid? So, ibig sabihin kapatid ko sa pananampalataya, anuman ang dumadapo na marumi sa ating tubig, ay i-check natin ang dumapo. Kung ang dumapo ay hindi maruming bagay, magkaroon man ng kulay o hindi, o amoy o lasa magkaroon o hindi rin, walang masama. Ngunit kapag ito ay najis ang naihalo, check upin mo mabuti kapatid. Check upin mo mabuti. Maging mahigpit ka sa pagsusuri. Baka mayroon niyang kulay. No? Baka mayroon niyang lasa. O kaya naman amoy. Abay, pakachekin mo yan kapatid. Ngunit kung talagang nalalaman mo, nasusuri mo na talagang walang lasa, walang amoy, walang kulay, ang tubig na yan kapatid, alhamdulillah, hindi niya nasira ang original na tubig. At ito ay dalisay pa rin na pwede natin gamitin. Ngunit kapatid, kapag ito ay nagkaroon ng kulay at lasa o amoy, isa lamang dito kapatid, kung sa pananampalataya, huwag na huwag mong gagamitin pangwudo ito, sapagkat ayon sa ating mga scholars, kapag mayroong kang najis na sinadya mo sa iyong katawan, mga kasuotan, ang iyong sala ay hindi tanggap. Yan sabi nila. Ang iba sabi nila, hindi nakakahadlang ang najis. Ngunit, higit na malakas, kapag mayroong najis, ay tanggalin natin sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nasasagawa ng sala, ay mayroong najis ang kanyang panyapak. Sinabi ni Jibril alaihi wasallam, tinanggal ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. Kaya tanggalin natin kapatid, ang sabi ng mga ulama, ng mga scholars, kung hindi mo tatanggalin niyaan, ay hindi tanggap ang sala. Paano kung sinadya mo pa na mayroong kang najis ayaw mong linisin, ang iyong salaan nila ay hindi tanggap, kaya sa ganito ang tubig na ito ay itapon. Kung wala ka ng tubig kapatid na gagamitin, bumili ka ng yelo. Kung wala ka naman, mabibiling yelo. Wala kang kapitbahay na mahingyan ng tubig. Wala ka ng makuha ng tubig. Yan kapatid, daming alikabok upang magamit mo, napantay mo. Ganyan kaluwag ang pananampalataya ng sala. O, ganyan kaluwag ka. Napakaluwag ng pananampalataya ng Islam. Halimbawa sinabi nila, eh brother, sinahod ko sa ulan ang tubig mula sa bubungan. Pagbagsak ng tubig sa timba, brother, kulay kalawang. Ang tanong kapatid ko sa pananampalataya, ang kalawang ba ay maruming bagay? Ito ba ay najis? Hindi, kapatid. Ibig sabihin, kung yung bahay ay halimbawa, malinis naman ang iyong bubungan. Wala namang bubog na mga kalawang na maaari mong mainom. Kung maiiwasan, wala namang problema. Pagbagsak sa timba, ito ay kulay kalawang. Ang tanong kapatid, ang naihalo ba sa iyong tubig na dalisay lalo na ang ulan na ito, ay najis ba? Ang sagot ay hindi. Kung hindi najis ang naihalo, alhamdulillah, anumang bagay ang nahihalo sa tubig na original na kulay nito, nagibaman ang lasa kulay, ay wala itong masama, kapatid, diretso pa rin tayo sa paggamit. At kung ito naman ay nasuri natin, halimbawa na marumi, check upin natin. Kung ang nahalo dito ay may amoy lasa at kulay, kapatid, huwag mong gagamit. Itapon mo ang tubig na yan, kapatid ko, sa pananampalataya. Okay? So, ulitin ko, ito po ang apat na tubig na maaari natin gamitin at mayroong isa na dapat natin iwasan. Ang una po na hati sa ating ginagamit na tubig bago tayo magsagawa ng sala ay yaong pong tubig ulan. Tubig ng, o kaya yaong ulan ng yelo o niebe o snow o kaya yaong tubig sa ilog na malinis, sa lawak, sa mga lambak, ganun din sa mga falls, sa mga balon, sa zamzam water, mga tubig na nag-iba ang kulay na wala namang gumagalaw dahil sa katagalan ng panahon, at ganun din ang dagat. Yan po ang unang tinatawag na tubig na muslak. Ito po ay mga orihinal na sa kanilang kalagayan, nadalisay na tubig. At ang pangalawa naman po ay yaong pong pinaggamitan ng isang tao. Iyaman po ay junub,
Siya man po ay hindi Junoo. Siya man po ay nasa kalagayang hagat o hindi hagat, ang tubig na kanilang pinanggalingan o pinaggamitan ay wala po itong masama at po pwede natin itong gamitin pa. At ang pangatlo pong tubig na maaari natin gamitin ay yung pong tubig na original sa kulay, sa lasa at amoy ay naaluhan po siya ng isang bagay na hindi naman po najis. Kaya nga po, tatalakayin natin sa susunod ang mga najis eh. Para malaman natin kung ano po ba ang mga najis, para malaman natin kung ito ay dahil halo, alam natin agad najis ito. Yan. Kaya kasama ng programang ito, o atin pinapaksan ito, ang najis, napakalaga. Hindi sila pwedeng basta na lamang maghiwalay. Kapag tinalakay mo ang tahara, kailangan italakayin mo rin ang bagay na marumi upang malaman ng ating mga kapatid na kamusliman ang marumi ito para sakali mahihalo ito sa tubig na ito. Alam nila agad na ito ay marumi, na ito ay malinis. See? So, ang pangatlo po ay tubig na kung saan isang tubig na malinis na haluan siya ng bagay na hindi naman najis o marumi, nagibanga ang kulay, nagibanga ang kanyang lasa at amoy, o kaya amoy lamang, o kulay lamang, o lasa lamang, ito ay walang masama, kapatid. Huwag kang magduda. Gamitin mo ito, kapatid, nang walang kaduda-duda, sapagkat nagpakita na tayo ng proof na ginamit ng tubig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang anak na nabatay ni Sayyidina. Mayroon pang alkampur, mayroon pang dahon. Ang pagdami sa tubig sa patay ay katulad din sa ating mga nabuhay, kapatid, sa mga nabuhay. At bilang pang-apat, kapatid, sa panang, at alam niyo po ba, kapatid, sa panang patay, nang minsan pa pala, nang maghugas si Maymuna radhiyallahu anha, doon may tris na parang arena. Nahaluan ng arena, na parang arena ang tubig. Nagkaroon siya ng do. Arena. Alam niyo po ba na ito'y ginamit din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil hindi naman masyado marami ang nailagay. Ngunit nagkaroon ng kulay. Kulay, ano po ba kulay ng arena? Kulay puti. Parang pintura. Kung naihalo ito sa tubig, ginamit pa rin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang arena ay hindi po ito mabili. Kaya naman po, kahit nahihalo ito, natatanggap naman bilang tubig pa, ay wala po itong masama na atin itong gamitin bilang pangudo o kaya naman po ay ipanggusol. Hanggat natatanggap natin ang tubig na ito ay tanggap ng ating mga sariling panama. Ngunit kung hindi nyo na natatanggap na ang tubig na ito ay hindi na pwedeng ipangudo tulad ng nasa kalagayan siya ng soft drinks, nasa kalagayan siya ng juice, no? Ay hindi natin talaga magagawa ito, ipangudo, hindi natin matanggap sa ating pandama. Ngunit, natatanggap natin kaya natin itong panghugas. Hindi ko ba? Yan. Ibig sabihin, tahir. Yung isa, tuhur. Tuhur, it means na tanggap na tubig at pwedeng pangudo, pagpadalisay. Tahir, tanggap na tubig, pwedeng panlinis, ngunit hindi pwedeng gamitin pagpapadalisay ayon sa ating mga shikawas. Bagamat sinabi natin kanina, ang tubig ay nasa dalawa namang kalagayan, isang tubig na marumi at isang tubig na malinis. Ngunit, ang tao ay may natural na kalikasan na kung saan ang isang bagay ay hindi sana hindi niya matanggap. Majority hindi natin matanggap na ipangudo ang sotres. Ito ay tahir. Nagkaroon ng tatlong bahagi ang tubig. Ang panghuli, mga kapatid, po sa pananampalataya, mayroon itong dalawang hati, yaong tubig na nahaluan ng najis o marumi, ngunit kung ito ay hindi nagkaroon ng amoy, kulay at lasa, alhamdulillah. Ngunit kung ito ay nagkaroon ng amoy lamang, kaya o kaya naman lasa lamang, o kaya naman ay kulay lamang, kapag ito ang nahihalo dito ay marumi o najis, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ang tubig na ito ay regen. Hindi na po natin ito pwedeng gamitin. Sana po ay naging malinaw sa ating mga kapatiran ang paksain natin ito. Ako ay nakapagdagdag na naman ito ng kaalaman sa atin. Ganito pala ang ginagamit na tubig sa paglilinis. Ganito pala ang aral sa paharap sa pananampalataya.
Marahil po sa aming mga kababayan, mga hindi pa Muslim, ganito po kadalisay ang aral ng Islam. Hindi po nagdadasal ang mga Muslim na nakaharap sa tunay na manlilikha na sila po ay nasa kalagayang marumi. Ganito po kadalisay ang pananampalataya Islam, sapagkat naniniwala kaming mga Muslim ang kalahati ng pananampalataya ay kalinisan. Sa lahat ng bagay, ang Muslim ay pinag-uutusan pong maglinis, lalo na sa kanyang pagdarasal. Sa pagharap niya po sa dakilang manlilikha, ay nananatili ang kanyang kalinisan tulad ng ginagawa ng mga propeta at subo na bago sila manalangin ay ginagampanan nila ang ginagawa ng mga Muslim na sila ay magsipaglinis din ng kanilang mga bahagi ng kanilang katika. Ganyan po ang tunay na aral ng Diyos. Para po sa ating mga kababayan, ganito po ang pagharap namin sa dakilang maglalikha kapag kami nagdarasal ay tunay ang lahat ng Muslim ay naghihilamos po o naggagawa ng wudu, ang iba naman ay naliligo po upang harapin nila ang dakilang maglalikha. At para po sa ating mga kapatid, sa pananampalataya ay tumutok lamang po kayo sa susunod, kapatid. Sapagkat po sa susunod, kapag nagmintis kayo ay hindi nyo malalaman ang mga maruming bagay, inshallah, sa mga ibang kapatid natin, lalo mga pagkakas. Napakahalaga, sapagkat mayroon pa tayo ipakikilala sa susunod na kung saan tirang tubig na pinag-inuman. Pwede ba itong ipagudo o hindi? Yan, pinag-inuman ng mga animales, mga hayop na marumi, mga hindi hayop na hindi marumi, mga hindi mananampalataya, mga mananampalataya, mga tao kaya mayroong pagdurugo, regla o pag dinadalawa ng panahon o kaya galing sa panganganak o galing sa junong, ang pinag-inuman bang tubig ng mga ito ay maaari natin pagudo o hindi? Yan, at pagkatapos ay dadako po tayo sa mga bagay na mga najis, marumi, upang sa ganun po ay maiwasan natin ito. Alam natin kapag naihalo sa tubig na ito'y maruming bagay at hindi tayo naguguluhan, nagkakaroon ng mga alinlangan sa ating mga sarili. Muli po kami ay magpapaalam na naman po. Wa akhir da alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.